Isngi mo maga. Hindi, okay siya. Okay, parang wala ka na magsakit. May sakit ka ba? Tapos eto na nga, yun na, pagdating namin sa ospital, I think it might be, yeah, it could be, yeah, it's very probable, so, yeah. Naghintay kami, tapos binigyan siya ng antihistamine. Yan, pampawala daw yun ng allergy. Antihistamine, tapos hintay kami, hintay, ganyan. Kwento mo na nangyari, mahal. Nabigyan na siya ng antihistamine, but we have to stay here kasi kailangan na i-check lahat daw. Kailangan pa i-tignan ng tuloy-tuloy. I-monitor. Oxygen, ilgos. So, kailangan pa namin mag-stay. Maghihintay pa kami. Waiting daw ng mga isang oras. Isang oras? Oh, isang oras? Hour. Wow. Hindi mo narinig? Hindi. Akala ko na may bulo isa siya. Hindi. Kaya nga sinabi na ano eh. There's a lot of waiting. Ayan na. Mula nung binigyan siya kanina ng antihistamine, medyo nawala na yung pamumula ng mukha niya. Oh. Ang laki na ng pagbabago. Kaso ayaw niya matulog. Tiga mitsura namin. Dinagay ko yung ano. Yung ano niya. Yan. Mula nung binigyan siya ng antihistamine, medyo nawala na yung pamumula. Kaso ayan, ayaw niya matulog. Ewan ko baka may epekto yung gamot na yun. Ayaw niya matulog. Anong oras na, oh? 1:24. Ito na, dumating na yung doktor. Yung final result, ganyan. Okay naman yung bata. Final test ba sa kanya? Parang basta in-interview ulit kami. Sabi ng doktor sa amin, in-interview kami tungkol sa history ng family, ganyan, ganyan. Sabi sa amin, may allergy yung anak niyo. Yun. So obvious naman, may allergy talaga si Kila. Hindi lang siya sigurado kung soya o cow's milk. Basta sabi niya, wag nyo nang bibigyan nung kung ano man yung pinainom nyo sa kanya ulit. Wag nyo nang ulitin. So kailangan namin magpa-test si Kila. Ipa-test siya para malaman kung anong klaseng pagkain ang dapat niyang iwasan. So, yun. And then, kung gusto pa namin ituloy yung pag-formula, which is kailangan talaga din dahil hirap na nga yung kumbaga hindi na nagiging sapat yung gatas ni Cheche. Pakainin ng puree si Kila at saka bumili kami ng hypoallergenic na gatas. So, yun. Hey guys. Okay na. Okay? Ito na guys, finally pauwi na kami pagkatapos ng mahabang hintayan. Yun. Finally, lumabas din yung doktor. Siguro nakainom na ng antihistamine. So, okay na siya. Kinausap na kami. Okay naman daw si Kila. Talagang may allergy raw talaga. Kasi tinanong yung history namin, dalawang mag-asawa. So, sinabi namin yung mga history namin na may mga allergy nga. Ganyan. Tsaka asthma. Ganyan daw. So, yun naman na ni Kila. Yung mga ganong pamana din sa amin ng mga magulang namin. So at least alam na namin na hindi dapat pakainin to ng mga form ng mga kung ano-ano, mga instant, no? Instant na kahit na safest, pinaka ligtas daw na ano, kahit ano pang nakalagay doon na label sa binibili nyo, eh sinungaling 'yon. Hindi 'yon totoo. Subok namin. So, huwag tayo magtiwala. Ha? Kahit ano pa yan. Mas maganda pa rin kung sakasakaling mag kung magpapakain kayo ng bata, mag-start kayo ng bata. Yung puree, mga gano'n. No? Sariling gawa. No? Yun siguro yung ano, para wala kayong kanyang ano. Pero maganda rin nangyari dahil nalaman namin yung ano niya. Siguro na, ano, bumper siya sa karton, porridge, mga instant. Formula. Formula. So, pump to the max. Wala mo ng formula si Big Boy. Stop daw muna, sabi ng doktor.
first time stop agad. Pero kung gustong mag-try daw ulit, kailangan ng meron kaming antihistamine sa bahay. There are other brands and blah blah blah. Hypoallergenic. Bumili kami ng hypoallergenic. Cool na cool lang siya. Nandito kami ngayon sa apotek para bumili ng ano, gatas niya, milk niya. Hypoallergenic na gatas, eto na, pinakamahal. Kasi gusto namin talaga na wag na siya magkaroon ng allergy. Bumili kami ng mahal na gatas talaga, na talagang hypoallergenic. Tapos sigurado kami na okay, okay na okay na gatas to. Masasolve na yung problema natin. Maliit lang siya, pero mahal. So, eto na, solve na yung problema namin. Kala namin yun. Kala namin yun. Kasi, so pagdating sa bahay, ano kami, research si Cheche. Siyempre, siya yung talagang, ano eh, talagang alalang-alala kay Kila. Talagang, iba-iba yung reaction ng nanay. Iba talaga yung nanay. Iba-iba. Tapos research siya, base siya dun sa label nung gatas. Protein, lactose, soy, protein, lactose, gluten, and sucrose. Sucrose, anong yung sugar. How to use Nutramigen? The powder should be mixed with boiled, cooled water. Ano to? With boiled. Tapos and pinalamig. Read the instruction on the can before use. So, kailangan meron na tayong ano ni Kila, ano? Yung pinalamig na tubig. Timpla siya. Pagkatimpla na, eto na. Kala namin, kakain ano na ni Kila. Kumbaga may substitute na yung milk ni Cheche. Kahit pa paano, may makakatulong na ba? Kasi para paggabi, hindi na siya babangon ng madaling araw para lang magpapakainin. Kasi nabibiti na nga, so gising lang gising yung bata. Kasi pag busog yan, tuloy-tuloy yung tulog. So gumigising yung bata dahil bitin dun sa gatas. So eto na yung solusyon. Pakain kami. Pagkasalpak namin. Ako ayaw. Ayaw ni Kila. So, eto na. Pakakainin na namin si Kila. Ayan na. Pinakaabangan. Kanyang bagong formula. Ayan, anak. Ayan na. Ay, sus ko ba? Ano na? Kamusta? May reaction? Wala pa nga. Ayan na yung formula mo, anak. Sarap? Suka-suka man. Na-mix mo maybe? Inalog-alog? Hindi mo nagustuhan lasa? Walang ano? Walang soya, nak? Patay. Tikman ko ang lasa. Dapat yan, tuloy-tuloy yan. Ubus niya yan eh. Gusto mo yung Arla? Ano lasa? Patikin mo kamay. Ba't mapait? Or ako lang, yung lotion ko lang yan. Oo, lotion mo. Baka masyado malamig. Hindi. Ang sarap. Ay, kakaiba. Mapait? Mm-hmm. Parang lasang creamy-creamy. Baka masyadong creamy yung pagkakatimpla na. Ano nun? Yung takal ba? Mapait, parang mapait. Oo. Kaya hindi niya gusto. Ayaw din yun ni Big Boy. Hindi masarap eh. Hindi siya kasing sarap nung isa. Parang mapait na. Ano ba ginawa mo? Hindi ko nakita kasi yung paano. 7 tablespoons. Ay, teaspoon. Ilan? 7 na spoon. Malaki? Yan, nakalagay doon. So, wala kaming choice. Balik kami doon sa formula. Ay, sa pagbalik si Cheche doon sa pagpapump niya. Ilang linggo lumipas, nagtry ulit kami, talagang ayaw ni Kila. Nagtry kami nung pakainan ulit ng formula. Talagang ayaw niya, talagang ayaw. So, magtsatsaga yung nanay na si Cheche nga na pump na naman ang pump. Tapos, inintroduce na rin namin yung pagkain. So, kumakain si Kila. Kaso, humina siya kumain dahil siguro nagngipin nga.
So parang ayaw niya nang kumain itong mga nakaraang araw. One more. Kung totoo yan, kung totoo. Sige nga, one more. Kung totoo yan, kumakain ka talaga ng ano. So humina siya kumain. Yung imbis na makatulong din sana yung mga puree, yung banana, ganyan. Kahit papano malamanan siya niya, tapos gatas ni Cheche. So at least, di ba? Kaso wala, humina siya kumain. So talagang back to square one na naman kami. Ano nang gagawin namin? Bakit naman kasi gumawa sila ng gatas na gano'n na hindi masarap? Di ba? Dapat masarap na agad para daddy na lang ng daddy yung bata. Pambihira. Sa website nila, inaamin naman nila na kung hindi sara yung anak mo, kung first time iinumin to ng anak mo, maninibago talaga siya. Baka ilang try ka pa bago niya magustuhan. So, eto na yung nangyari. So, back to square one kami. So, eto na ngayon. Kaya ako napagawa ng video na to dahil masayang-masaya ako dahil sa pinagdaanan namin. Masaya ako personally, pero mas masaya ako sa asawa ko. Para sa asawa ko. Dahil alam ko yung hirap niya. Gusto ko siyang i-congratulate ngayon. Gusto ko itang i-congratulate, honey. You've done a great job sa pagpapakain ng anak natin. Wala akong masabi. Ginawa mo lahat. Ginawa mo lahat. Binigay mo lahat para mapakain si Kila. Maibigay yung nutrients na kailangan niya. Yung pagkain na dapat mabigay niya. Kasi pati pagkain, talagang kain si Cheche na para hindi lang mawala ng supply yung breast niya ng gatas ni Kila. So, congratulations, honey. Finally, etong araw na to, dumedi si Kila. 90 ml na tinimpla ko kanina na formula, halos naubos niya. Siguro may natirang konting-konti. Yeah. Kailangan i-film ko to, nak. Achievement mo to. Bali, itong dinododo niya ngayon. Formula to na gatas. Which is, ayaw na ayaw niya. Kasi mabaho talaga yung amoy nito eh. Mabaho, pangat yung lasa. Kumpara dun sa milk ng mami niya. Pero ngayon, eto oh. Paubos na. Kaya tuwan-tuwa ako eh. Kailangan ipakita ko to kay Cheche. Kailangan may video to. Kasi hirap na hirap kami yung padudoin to nitong formula na to. Ito ngayon, oh. Hindi niya inaayawan talagang. Kahit naglilikot siya, tinatry niyang ubusin. Bali, 90 to eh. 90 ml. Sana maubos niya. Oh. Nagustuhan niya na siguro yung lasa. Kalikutan ito. Kalikutan mo, boy. Favorite mo na itong gatas na ito? Ha? Gusto mo na? Good job! Kanina 90 ml to. Ngayon, ano na lang, oh? Halos na ubos niya. Ayan, oh. Very good na. Good job. Dahil dyan, papatulugin ko muna to. Good job ang bata. Yay! We need to celebrate. Yay! So yun yung kwento tungkol sa amin kung paano ang struggle namin sa pagpapakain kay Kila. Ayan, hindi naman namin na-expect na may mga ganun siyang allergy, di ba? Wala naman nakakaalam nun until maibigay mo yung pagkain, tapos mag-react yung katawan niya. So, yun. So, congratulations, honey. Huwag ka masyadong mag-alala kung hindi mo man, iniisip mo na hindi mo na ibigay yung dapat na kailangan ni Kila. Ako, witness ako, binigay mo lahat. At
saludo ako sa iyo. You're such a great mom. Ngayon pa lang ano tayo, we're finding things out at nag-experiment tayo ng mga bagay-bagay na sa pagkain ni Kila. Ginawa mo na lahat. At alam ko gagawin mo pa ang lahat para kay Kila. So, yun. Ito, good news to para sa'yo, honey. Sana tuloy-tuloy, no? Sana tuloy-tuloy na ide-dinid na Kila yung formula na to. Kahit mahal, eh, kailangan natin bilhin to. Kung sakali mang maubos niya to at sana hindi ka na gumising sa madaling araw. Masyado nang talaga. Okay lang gumising na madaling araw. I mean, okay lang talaga. Magpuyat. Pero yung hirap nung ginagawa niya, Cheche, tapos magpapampa siya. Alam mo yun, siya setup mo pa yun, syempre. Tapos maghuhugas siya ng mga gamit. Basta, kung napipicture out yung hirap, yun na yun. Mahirap. Tapos, basta mahirap. So, malaking bagay ito. Malaking bagay ito na at least finally, tinanggap na ni Dakila yung lasa ng formula. So, yun. Yun lang. Yun lang, guys. Gusto ko lang i-share sa inyo at excited ako na sana mapanood nyo tong video na to at sana may natutunan din kayo, no? Sa mga parents, young parents at mga may unang anak or yun ang mga nagpaplano pa lang or yung upcoming na yung baby nila. So, sana pag mapanood nyo to at makatulong sa inyo to. Yun, kasi wala namang magulang na naghahangad na hindi makuha ng anak yung sapat para sa kanya, di ba? Or, wag sobra naman. Yung enough lang para maging malusog siya, hindi maging sakitin. Ganon, di ba? Alam nyo naman yun, as parents, yun yung dapat natin gawin at yun yung instinct ng mga parents na gawin para sa anak nila. So, yun lang guys. Sana na-enjoy nyo tong video na to at sana may natutunan kayo. Okay, yun lang. Bye-bye. See you next time. And honey, congratulations. The moment na mapanood mo to, malamang alam mo na. So, yun. Bye-bye. See you next time.